Ang Ebanghelyo ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni Marcos, Kapitulo 7, talatang 1 hanggang 8, 14 hanggang 15, at 21 hanggang 23. Mga kaugaliang katuruan. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang mga tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng marami ang mga kamay dahil hindi naghugas ayon sa kaugaliang ng mga Hudyo, sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila naghuhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuruang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsel, sisidlan, tanso at mga higaan. Kaya tinanong nila si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng mga kamay ayon sa kaugalian." Sinagot sila ni Jesus, "Mabagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y mga tradisyon ng tao, ang nagpaparumi sa tao." Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kung hindi dahil sa lumalabas dito. Sapagkat sa loob ng puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Ito ang mabuting balita na ating kaligtasan."